Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel ko. Andito po ako sa Munting Bulayan. Tiningnan ko kung anong nangyari pagkatapos ng bagyong Ulysses. Kasi sobrang lakas ng ulan. Nanilaw yung mga dahon ng mga tanim ko. Pero okay pa naman sila. Siguro nalunod sa sobrang ulan. Ayan, ipakita ko sa inyo kung ano na ang nangyari sa kanila. Yung kuokang kung kumalago na siya, mataas na yung tumubo sa kanya. Ayan. Tapos yung Chinese kangkong ko hindi pari-parihas ang laki. Ayan, maliit pa siya. May maliit. Ayan, meron na siya, oh. Malaki. Ayan po. Meron na talaga siya yung mataas. Kita nyo ang taas na niya. Eto, oh. Kaso maliliit yung dahon. Hindi ko alam ganito siguro pag kasi kailan lang to. Eto, oh. Meron siyang maliit na Hindi pare-parehas ang tubo nila. Ayan. Ito yung mga Chinese kangkong. Meron akong yung mga nakasabit. Bali, pitsay ito. Ang papayat ng pitsay ko, ayan, nilipat ko na. Na inanod siya ng nagkumpul-kumpul sila sa isang lang. Kasi tumabingi yung nakasabit na yung to ng mineral kaya ganyan. Ayan, dadagdagan ko to ng lupa. Ayan din siya, nanilaw sila. Ang papayat, no? Yung isa naman, ayan, nagkumpul-kumpul sila sa inanod nga siguro na sobrang tubig, sa dami ng tubig. Ayan, oh. Ayan, alam nyo yung yung sa mineral, nakabili ako ng 10 piraso, tatlong piso lang, hinati ko siya. Yung iba nakasabit, yung ganyan, yung sa may ng takip, kasi hindi siya pwede ipatayo. Sinabit ko na lang siya para makatipid ako sa paso, kasi ang dami ko pang kailangan na paso. Ayan, oh. Ang papayat nila, maliliit. Saka na lang ako magdadagdag ng ng lupa pag medyo malaki na sila. Habang tumataas, saka ako magdadagdag ng lupa. Ito yung kalahati niyan, oh. Ayan, tinaniman ko ng ng okra. Ayan, oh, tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko na nanilaw yung yung dahon. Ito, dinagdagan ko na siya ng lupa kasi mataas na sila. Habang tumataas sila, magdadagdag ako ng lupa hanggang sa mapuno sila. Ayan. Parang hindi lumalaki yung okra ko. Ang papayat din, oh. Ayan. Tapos dito, oh, tingnan nyo, yung sa mga ice cream. Madami kami kasi si Rhea mahilig sa ice cream. Nilagyan ko na lang ng Saka ko rin ito pupunuin ng lupa pag habang lumalaki din sila. Hindi ako magaling na naggagarden. Tinitingnan ko lang kung pwede. Experiment ko pa lang ito. Ayan. Ayan, oh. Madami kaming ng ice cream. Tapos tingnan nyo yung sa cook din, oh. Isang siya, isang pitsay. May yung baso na pre ng ng cook. Nilagyan ko rin isang pitsay. Ayan, oh. Ganyan. Titingnan natin kung pwede siya mabuhay sa ganyan. Parang subukan lang natin. Tapos yung yung styro na inaano sa ice cream, din namin ginagamit, hinati ko. Tapos binutasan ko lang para may mapag ng tubig. Umagas ang tubig pag nagdidilig. Ayan. Tapos yung ko dito, okra ito, okra. Ayan, okra. Tingnan nyo, oh. Ayan.
yan, oh, habang lumalaki sila, nagdadagdag ako ng lupa. Magdadagdag ako hanggang sa mapuno sila. Ayan. Ito pa, oh, yung pitsay. Yung kalahati ito ng ano, ng nilalagyan ng ice candy. Yung bisel ko na matay yung ano, na matay yung isang usbong. Nanilaw din siya, ewan ko nga kung bakit, baka sa sobrang tubig. Ito pa, oh, yung sa ano, yung sa mineral, yung kalahati. Nilagyan ko siya ng sili naman ang tinanim ko. Ayan, sili. Hindi ko to alam kung sili yung red bell pepper o yung ano ba yun, yung labuyo. Kasi pinaghalo ko yung mga seedlings ng ano, ng labuyo at saka yung pulang sili. Ito naman, kamatis. Ayan. Ayan po. Ito, oh, may sili din dito. Ito yung mga ano ko, mga pipino na nilaw. O, tingnan nyo, nanilaw yung ano niya, yung ano ka na ito, yung dahon. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung mabubuhay sila. Pati yung ampalaya ko, nagdilaw yung ano, yung dahon. Ayan. Gagapang na to, eh. Eto, o, tingnan nyo yung pipino ko. Hindi ko alam kung bakit nagganyan yung ano niya, yung dahon. Ayan. O, ito gumagapang na siya, o. Kaso payat siya. Parang may mga ano, mag-i-spring nga ako. Eto, o. Meron sila, kala ko ano yun? Langgam. Hindi ko alam kung ano yan, itim. Eto, medyo malaki na siya. Pinagsama-sama ko dito banda lahat ng gumagapang kasi maglalagay ako ng balag dito. Ayan. Dito sa ano, side na to yung ano, gumagapang. Pag gumagapang na sila, pag maglalagay ako ng balag, ililipat ko yung iba dyan. Yung ano ko, oh, talbos ng kamote, malago na. May binigay sa akin na ano, na malunggay, hindi pa siya tumutubo. Ayan, ay may usbong na maliit, ayun, oh. Yung ano ko, oh, tanglad. Malago na siya. Nakailang usbong-usbong na kasi walang dahon niya nung tinanim ko. Tapos sa ano, o, tingnan nyo sa itong ano ba to? Kalamansi. Meron siyang tumubo na ano, na kamatis. Di ko na siya tinanggal. Di ko alam kung ililipat ko pa siya. Baka mamatay siya pag ilipat kasi malaki na siya, eh. Ayan. Yung pandan ko, ayan. Malago na rin siyang pandan ko. Hindi ko alam kung ano to. Nilagay lang dito. Baka sa nangungupahan to. Hindi ko alam kung ano to, eh. Siguro, kaya binigay ito dito. Kasi tingnan nyo. Pangit yung ano. Nagpangit yung dahon niya. Ayan, meron siyang insekto. Oh, siguro. Kaya inakyat dito. Ayan, ang dami kong okra. Tingnan nyo yung ano, talbos ko, oh. Pwede na tanggalan ng ano, ng usbong. Pwede na ito, pwede na ako makagulay ng ano, ng talbos ng kamote kasi meron pa dun sa kabila. At saka ito, oh. Ayan, oh. Higit sa lahat, ito yung pinaka-paborito ko, yung malunggay. Sana magtuloy-tuloy, oh. Tingnan nyo. Mahaba na yung usbong niya. Kaso ito, oh, parang nagdilaw siya. Sana tuloy-tuloy. Kasi para, paborito ko talaga ang malunggay. Lagi akong nagagata ng malunggay pag mga may nasusobrang prito na isda, lalo na pag tilapia. Ang sarap niyan sa
sa malunggay na nagmamantika. Ayan po. Ayan lang po. Buti di sila namatay. Ayan yung shop. Ayan. Maganda ang kalangitan ngayon. May kalapati. Ayan lang po. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at saka sa mga nag-subscribe ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na video.